Hello guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung anong energy ng person mo. Give me the message for collective. Anong energy ng person mo ngayon? Anong energy ng person mo ngayon? Meron ditong Ace of Wands. Give me the message. Anong energy ng person mo ngayon? The World. Give me the message. Anong energy ng person mo ngayon? The Emperor. Give me the message. Okay. Meron ditong Seven of Cups upright. Meron din dito na Five of Cups upright. Wow. Four of Wands. Give me the message. Ano to? The Star Reverse. Give me the message. Okay, the Empress. Lumabas si the Emperor and the Empress. The partner. Partnership. Okay, ito na yung nafe-feel ko. Meron ditong palapit sa'yo. Meron dito na Aries, Leo, Sagittarius. Meron din ako nakikita dito na Scorpio, Cancer, and Pisces. Then Taurus, Virgo, and Capricorn. Meron din dito na Taurus energy. Okay? Ito lang nakikita ko. And Gemini, Aquarius, and Libra. Ayan. Nafe-feel ko dito, no, sa mensahe sa'yo. Yung energy ng person mo, masaya siya. Nararamdaman ko may offer na parating sa'yo. Nakikitaan ka ng tao na ito na andun ka sa sarili mo na nagpo-focus ka, lumalago ka, andun ka sa Empress energy. And yung person na to, no, itong tao mo, andito siya sa the Emperor energy. Buo ng loob ng tao na ito patungo sa'yo. Marami na itong natutunan, okay? Ito na feel ko. Maybe, wala kayong communication ng four years, 4 weeks, 4 months, 5 months, 5 years. Meron din ako nakikita dito na 3 years, 3 months. Ayan. 7 months. Ito yung nakikita ko. No communication. 7 months. 3 months. 3 years. 7 years. 4 years. 4 months. Okay? And 5 years. 5 months. Nafe-feel ko, no? Darating to nang hindi mo to inaasahan. Kumbaga, no? Nabigo ka sa tao na to. Ito yung nafe-feel ko. Hindi nagkaroon ng accomplish sa inyo before. Nagbigay ito ng pasakit itong connection na to. Na kung saan ano, meron ditong nangako ng kasal or pinangakuan ka ng kasal pero hindi natupad. Ito yung hiling mo. Ikasal ka balang araw. Kaya lang, hindi nagkaroon ng accomplish dito. Hindi nasa katuparan. Ayan. Kasi nagluksa ka din dito. Sobrang nasaktan before. Kala mo siya na. Then, nawalan kayo ng communication, silent treatment, or pwede rin sabihin na may nag-block dito. Na kung sana nagpahirap sa iyong kalooban. Hindi ka lumago, or sabihin, ay, minsan hindi lumago, no? Hindi ka, yung feeling mo, hindi ka abundance ng time na ito. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi, nung panahon na to, nararamdaman ko na ikaw ay sobrang
nahirapan sa sitwasyon. Ito na yung nafe-feel ko. Or pwede rin sabihin, ito yung energy ng person mo. Nahirapan din siya. Na kung saan ano, hindi naging successful yung pagsasama nyo. Pero ganun pa man, ito yung gusto nyo mangyari. Hindi halos lahat ano makaresonate, piliin nyo lang kung energy to ng person nyo. Itong energy ng person mo ngayon, meron ditong nasa ibang bansa, or pwede rin sabihin, long distance, malayo sa bawat isa, meron ditong distance. Merong the world. Pwede rin sabihin na foreigner, or pwede rin sabihin lumaki to sa ibang bansa. Ganun ba? Pero Pilipino din. Or pwede rin sabihin na ikaw nasa ibang bansa ka. Nagiging kang masaya sa sitwasyon mo ngayon. Masaya ka sa kinalalagyan. Or pwede rin sabihin na siya to. Dahil ang tanong natin na yan, anong energy ng person mo, no? Masaya siya kung ano meron siya. Handa na to, okay? Handa na tong kumilos patungo sa'yo. Nakikitaan ko na may magkikita. Pagkikitang muli. 11-11. Madalas, kung madalas mo makita ang 11-11 para to sa'yo. Itong tao na to, yung bagang ang inyong pagkikita, no? Pulos intriga. Or pwede rin sabihin na maraming mga chismuso, chismusa na nakatingin sa inyo, okay? Maybe yung person mo kulot. Dito yung nakikita ko. Meron ditong kulot. Meron bigote or balbas, yung ganun ba? Pero ganun pa man, ano, hindi naman halos lahat. Kasi kung makikita mo sa larawan, kulot eh. Nakikita ko to na kikilos to sa'yo. Kasi nafe-feel ng tao na to na mabuti kang ina, mabuti kang ama. Ito lang yung nafe-feel ko. Kasi lumabas ang the emperor and the empress. Then lumabas si four of wands upright. So ibig sabihin, equal and balance. May pagkakasundo, may pangunawa sa bawat isa. Then nakikitaan ko din dito na ikaw ay nagiging maayos, gumaganda ka, or meron kang paglago na nagaganap sa buhay mo. Yung alam mo yun sa sarili mo. Nagiging maayos ang iyong pananamit, itsura, or pwede rin sabihin may binago ka sa sarili mo. Ito lang yung nararamdaman ko. Na kung saan ano, marami kang tagahanga, humahanga sa angkin mong ganda, sa angkin mong pananamit. Okay, ito lang yung nafe-feel ko. Then, nakikita ko rin dito, ikaw yung tipo ng tao na relihiyoso. Nakikita ko rin dito na ikaw yung tipo ng tao na matalino. At nakikita ka ng tao na ito na ganun, okay? Itong tao na to, itong parating sa'yo, siya yung tipo ng tao na mapagplano. Meron na siyang naipon, meron na itong napundar. Ganun ka din, ito lang yung nararamdaman ko. Pareho kayo naging maayos ang kalagayan. Nung bang paghihiwalay niyo, okay, before, nagkaroon ng growth sa bawat isa. Nag-focus ka sa sarili mo, nag-focus din tong tao na to sa sarili niya para umunlad. Ito lang yung nararamdaman ko. Kasi sa Seven of Cups, marami tong natutunan, marami tong aral, marami tong leksyon sa connection ninyo. Maybe ikaw rin yung tipo ng tao na gumising sa tao na to. Kumbaga ano, nagkaroon to ng kaliwanagan, nagkaroon to ng aral. Kasi kung makikita mo dito si The Empress, matalino ka eh. Maybe meron siyang natuklasan about sa'yo na hindi niya makita sa iba. Ito lang yung nararamdaman ko. Hindi halos lahat ha, makaresonate. Piliin niyo na lang kung part niyo. Then, nakikita ko rin dito na marami itong o-offer sa'yo. Marami itong natutunan din sa'yo. Kasi kung makikita mo, meron siyang libro. Pinag-aaralan ka ng tao na ito. Okay? Hindi mo aasahan to. Hindi mo aasahan darating ito umuli sa buhay mo kasi sinukuan mo na to eh. Ito lang yung nararamdaman ko. Yung tipo na sumuko ka na dito, hindi mo na to pinagtuunan ng pansin kasi wala din nangyayari. Ganun ba? Ganun ba yung energy nito? Pero ganun pa man ano, dahil sa pagkakalayo-layo niyong dalawa, umunlad ka, umunlad din ng tao na to. Marami siyang natutunan sa'yo. Okay, pwede rin sabihin na sa pagkakawala niyo ba sa bawat isa, ano, nagkaroon to ng aral sa kanya. Ito lang yung nararamdaman ko.
Tingnan pa natin kung ano pa yung mga mensahe para sa'yo. Give me the message. Ano yung mensahe? Ano yung maipapayo? Yan. Courage. Nagkaroon to ng tapang. Dali na feel ko. Kumbaga, ano, maybe ko din yung nagturo sa tao na to para maging matatag, matapang. Kasi naibalik mo yung confident or pwede rin sabihin na kailangan niya sukatan yung pagiging confident mo. Yung energy mo kasi the empress eh. So, kailangan ng tao na ito na maging emperor energy. Nasa ganun, no? Equal. Equal yung energy ng bawat isa. Then, na-feel ko din dito na nakikitaan ka ng tao na ito na matatag, matapang. Hindi ka sumusuko sa hamon ng buhay. Ganun ka niya pag-obserbahan. Then, freedom. Na-feel ko dito na ikaw yung tipo ng tao na kaya mong mag-create or kaya mong manindigan. Kasi nararamdaman ko na ikaw ay tipo ng tao na independent eh. Meron kang kakayahan. Kaya mong maging masaya kahit walang lalaki sa buhay mo. Ganun. Ganun yung energy nito. Ito lang yung nararamdaman ko. Give me more information. Malaya ka gawin mga bagay-bagay na gusto mo. Ito lang yung nararamdaman ko dito sa freedom. Meron ditong purpose. Alam na ng tao na ito kung bakit nangyari ito sa inyo. Kumbaga, no? Na-observahan niya na maybe may purpose to para mas lalo kayong lumago individual. Ganun lang yung energy. Then, na-feel ko din dito na nalalaman mo na rin or naunawaan mo na rin yung sitwasyon na meron ka. Tinan pa natin. Acceptance. Then, nakikitaan ko dito na marami kang natutunan sa connection na to. Yung tipo bang in-accept mo na lang lahat ng mga nangyari, then pinakawalan mo, then binago mo. Kasi nakikitaan ko rin dito na lahat ng mga nangyayari or in the past na kabiguan, nasaktan ka, ganyan, tinanggap mo na lang siya. Kasi hindi mo na na mababago pa eh. Andun na eh. Yung ganun ba? In-accept mo na lang, then pinakawalan mo. Kasi kung magpapakulong ka sa ganun, kasi ginagamitan mo ito ng logic eh. Kumbaga, analytical ka mag-isip about sa connection na to. Hindi ka yung tipo na, although nasaktan ka, pero hindi mo siya masyadong dinamdam. Bagkus, ano, pinag-isipan mong maigi. Inisip-isip mo, ginamitan mo to ng logic, yung sitwasyon na nararanasan mo. May mga tanong kang ginawa sa sarili mo, then in-accept mo, kasi naisip-isip mo dito na kung mananatili ka sa ganong posisyon, may mangyayari ba? Wala. So, nangyari dito, in-accept mo na lamang dahil hindi na mababago yung nangyari. Tapos na kasi. So, ngayon, marami kang natutunan sa connection na to. Ito lang yung nararamdaman ko. Tingnan pa natin dito kung ano po yung mensahe para sa'yo. Give me more information. Meron ditong healing energy. Ikaw yung tipo ng tao na may pagka-healing ka. Or sabihin natin na kaya mong i-heal yung puso mo, kaya mong i-heal. Kasi meron kang ano eh, pang-unawa eh. Yung tipo mong pinagpasadyas mo. Then after na ano, nagtiwala ka kay God. Then nag-heal ka. Kasi pinapaunawa sa'yo ni God, nalalaman mo yung mga sagot sa pamamagitan ng pagpapadala ng message sa kaisipan mo, no? Kumbaga naliliwanagan ka once na ikaw ay nagmumuni-muni. Ganon. Ganon lang nararamdaman ko. Kasi may pagka-healing. Meron kang ano, gift or may pagka-natural healing ka na kaya mong magbigay ng magandang pakiramdam sa tao kapag nabibigatan na. Dahil sa mga salita mo or dahil sa mga word of wisdom mo na sinasabi, nagkakaroon to ng healing sa iba. Ganun lang yung energy nito. Then, naiitaan ko rin dito na meron kang life purpose. Okay? Maybe kaya na-experience mo tong pain na to dahil meron kang purpose para sa ibang tao para mabigyan sila ng kaliwanagan. Ganun lang. Ito lang yung na-feel ko dito. Body work. Then, naiitaan ko dito yung iba sa inyo, ang purpose ay ma-involve sa body work. Na kung saan, no, meron ditong massage therapy.
Kasi connection din sa energy healing. Maybe meron kang physical therapy or exercise training na kung saan ano, nagbibigay ito ng positive energy para sa'yo. Yung mga gantong gawain. Kasi nare-release yung mga toxic energy na kung saan ano, hindi dapat sa katawan mo. Ito lang yung nararamdaman ko dito. Tingnan pa natin. Give me more information. Isa lang pipiliin ko dito. Counseling. You heal with kind words, wise advice, and empathetic ears. Kumbaga, ano, nararamdaman ko dito na nag-heal or nahilom ka sa pamamagitan ng mga salita, sa mga advice ng ibang tao, or yung tipo na maganda sa pandinig, yung mga may mga solemn, yung ang music ay medyo may pagka-heal song, yung ganun ba? Ito na yung nararamdaman ko dito sa counseling. Then lumabas si Trust. Kailangan mo lang dito magtiwala sa process. Then nakikitaan ko rin dito na magtiwala ka sa yung nararamdaman. Kasi once na nagtitiwala ka sa yung nararamdaman, yun yung signal eh. Signal by your inner guidance. Ito lang yung na-feel ko. Then nakikitaan ko rin dito na you're in the right path. Kung ano man yung karera na tinatahak mo, nasa tamang landas ka. Okay? Ito lamang po, no? Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.